Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat mawala na sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napopuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griyego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Ang Salita ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan, sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis, sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang-magandang araw din po muli sa inyong lahat. At sana po tayo ay laging nakaugat sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon po ay ang Miyerkules sa 23 linggo ng taon. At ang santo po sa araw na ito ay si San Ambrosio Eduardo Barlo. Ito po ay isang Benedictine monk, of course sa England ho, at naging martir.
Maganda ho ang mabuting balita sa araw na ito. Tingnan po ninyo. Ang unang talata ay para bagang hindi natin lagi iisipan o pinagninilayan. Ano po yung unang talata? Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi. Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi. Hindi ka po titingala kung hindi ka nakaluhod. Yung kanyang mga disipulo ay maaari nakatayo. Kaya nga siya ay tumingala. O baka naman, yung kanyang mga pinagsasabihan o pinagbibigyan ng sermon ay nasa taas, siya ay nasa baba. At ano po? Tumingala ang Panginoon. At anong sinabi? Mapapalad kayong mga duka sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Tila baga, nagpakumbaba ang ating Panginoon at sinasabi, sa ganitong kalagayan, tayo ay mapalad. Iyong mga duka, mga nagugutom, mga umiiyak. Sinasabi ng Panginoon, mapapalad kayong mga anak, kayong mga umiiyak ngayon sapagkat tatawa kayo. Kaya po, napakaganda na ating pagnilayan na si Jesus, bago nagsabi nito, ipinakita niya muna ang pagpapakumbaba. Siya ay tumingala sa mga kanyang apostoles, sa kanyang mga disipulos. Bakit? Dahil nais ng Panginoon na sino man ang susunod sa kanya ay dapat din maipakita sa kanyang buhay ang pagkaduka, ang pagkugutom, ang pag-iiyak at anumang bagay na kinapupuutan ng iba. Kahit na tayo ay sawing palad, kahit na tayo ay hindi busog ngayon, mayroon pa rin na pag-asa. At ang pag-asa nito ay si Jesus. Kung paano nagtagumpay si Jesus sa mga hirap, sakit, kamatayan, dahil sa mapagpakumbabang pagsunod niya sa kalooban ng Ama, ganun din po naman, magtatagumpay tayo kung ating nanaisin at susundin ang Panginoong Jesus. Tumingala tayo. Kaya kapag tayo nagdarasal, tayo nakaluhod, at paminsan-minsan, tumitingin tayo sa taas. Dahil alam natin na ang mangyayari sa atin, kung ating tatanggapin ang buong-buo ng may pananampalataya, ito, ibababa ng Diyos ang grasya, ang bendisyon, upang mapagtagumpayan natin, mga kapanalig, mga kapatid, ang mga problema, ang mga krus nating pinapasan, yung mga pagsubok, yung mga bahagi ng buhay na itinatakwil ng iba dahil ito ay uncomfortable. Nais ng karamihan na lagi ang buhay ay comfortable. Kaya nga, ayaw na natin na magkasakit. Ayaw na natin ang pain, no? Ayaw natin ang hirap ng buhay. Kaya, napipilitan yung iba, hindi na nga napipilitan, ninanais na lang na, ayan, magnakaw, mag-pork barrel, at iba pa. Kaya po, ito ang pagsubok sa ating buhay, at kung ito ay tatanggapin natin ng buong buo, at may pag-asa na tayo'y tutulungan ni Jesus, ito ay matatagumpayan po natin. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, tungkulin nating baguhin po ang lipunan at ang mundo sa abot ng makakaya natin. Ito yung pagpapala na ibinibigay ng Ebanghelyo. Blessed are those, kaya nga, pinagpapala, mapalad tayo kung ang mga ito ay susundin natin ng buong puso ang tinatawag natin na blessed, mapalad ang mga dukha, ang mga umiiyak kung ito
ay magpapalago sa ating pananampalataya. Patayin ninyo ang lahat ng makalupang nasa ninyo. Ito nga sabi po sa unang reading sa araw na ito. Kahalayan, pambababae, masamang pagnanais at kasakiman, itakwil ninyo ngayon ang lahat ng ito. Puot, galit, paghihinala. Ito po, kapag naitakwil natin ito, then pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen. Just another stranger.